Alam nyo, hindi pa po kami nagkakausap recently, no, after sa filing. At sa totoo lang po, to be honest with you, nasa state of shock pa po ako eh. Hindi ko po alam kung bakit ako nandito as kandidato na bilang pangulo. All set na po ako bilang vice president for 40 days. Nalulungkot po ako dahil yung mga supporters ko po, yung mga tarpulin nila, pumunta po ako ng Malabon, pumunta po ako ng Mindoro, pumunta po ako ng iba't ibang parte ng bansa. Nakikita ko yung kalagay na VP. Ang dami na pong nakakalat na mga kusa ang naglagay. So hindi ko naman po akalain na mapunta po ako dito sa pagtakbo bilang pangulo. Nasa shock pa po ako. Nahihirapan pa po ako sa aking sitwasyon bilang tumatakbong pangulo. Eh may partido po kami at desisyon po ito ng partido. Desisyon po ito ni Pangulong Duterte na merong tatakbo bilang pangulo. Kesa naman wala ni isa sa amin na tumakbo, babatuhin kami ng aming mga partido. Ngunit sa totoo lang po, nagre-resist po talaga ang aking utak, puso at aking katawan. Nabigla po ako dito sa pagtakbo. Napakahirap po ng aking sitwasyon. Speaking about Mayor Sara, meron na ho silang katandem, di ba? May mga tandem na ho sila. Meron na pong napag-usapan between parties. Sa party ko po, napakahirap po ng aking sitwasyon. Anak po siya ng aking boss. Sino pa bang pipiliin ko na vice president? Wala na pong iba, kundi si Mayor Sara. At matagal ko na po yung sinabi. Bakit naman ako pipili ng ibang vice presidential candidate? Eh siya mismo ay anak ng aking boss. Siyempre po, anak po siya ng aking boss. Marami po kami mga common supporters. So at ayaw kong pumili ng ibang kandidato pagka vice president. Pangit, ano to, circus? Pangit naman tingnan na ibang vice president ko. Ayoko pong maging circus at ayokong maraming masaktan. Senator, pwede niyo pong i-qualify na ihirapan kayo yung resistance na sinasabi ko ninyo? Hesitant po ba yung pagtakbo niyo? Nabigla po ako. Hindi pa pumapasok sa isipan ko kung bakit ako nandito as a candidate po magiging presidente. Hindi pa naawa po ako sa mga supporters, sa mga naniniwala sa amin ni Pangulong Duterte. Hirap po ako. Nahirapan po ako. Nahirapan ako sa sitwasyon ko ngayon bilang kandidato as president.